Samantala, kumpiyansa ang Maynilad na hindi na mauulit ang krisis sa tubig noong 2019. Ito ay sa gitna ng banta ng El Nino sa bansa. Kaya naman patuloy ang paghikayat ng pamahalaan na magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Si Clazel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clazel. Kung mahaba at titindi ang epekto ng El Nino, babala ng Department of Environment and Natural Resources, posibleng magkaroon ng malalang problema sa supply ng tubig. The amount of water that we have from Angat and from other sources will be good, no, for all our supply until around May or June of 2024. If the El Nino event, no, next year progresses, intensifies, or even extends further than June, then it will be a major problem for Metro Manila. Conservation will be an important strategy in the first and second quarter of 2024. In 2019, we had a water scarcity issue in Metro Manila. We want to prevent that. Sa ngayon, nasa 213 meters o above minimum ang level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, posibleng bumaba sa 180 meters o minimum operating level ang Angat Dam sa katapusan ng Hunyo. Sa ganitong level, maaring bawasan ang alokasyon ng tubig sa mga kabahayan. Pero just in case po bawasan po kami ng allocation, ay nakaprepare naman po kami sa ating mga augmentation measures. At kung umabot man itong elevation na minimum operating level ng 180 meters, ay kaya po nating makakuha ng tubig galing sa Angat Dam kasi nirepair po namin itong ating tinatawag na Angat Dam Low Level Outlet. Kumpiyansa ang Maynilad na hindi na maulit ang krisis sa tubig na nangyari noong 2019. Bukod kasi sa Angat Dam, may inaasahang 280 million liters ng tubig ang Maynilad mula sa mga bagong treatment facility at nakumpuring tagas ng tubig na kayang makapagbigay ng supply sa 280,000 ng mga kabahayan. Hindi pa namin nakikita na mangyayari yung water shortage na nangyari ng 2019 dahil nga po doon sa iba't ibang mga interventions o yung mga mitigating actions na nagawa na so far at ginagawa pa ng Maynilad. Papalo naman sa 395 million liters ng supply ng tubig ang inaasahan ng Manila Water mula sa mga water project nito at backwashing program o pagre-recycle ng patapong tubig. Kayaan nila nitong suplayan ang 2 milyong kabahayan, partikular sa Rizal area. Manila Water customers are currently enjoying 24/7 now. So the plan is whether El Nino is mild or medyo moderate, yung service of 24/7 should continue until next year and the years to come. Hinihikayat ng 2 konsesyonaryo ang pagiging masinop sa paggamit sa tubig, gaya ng pagbabawas ang konsumo sa tubig o pagre-recycle nito. Binigyan din naman ng DNR ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Yan ay para magkaroon ng karagdagang supply ng tubig. Nasa 135 potential water projects ang natukoy ng DENR. There has been an agreement with NIA, for example, that for certain water rights that are no longer being used or are used only seasonally, no, by NIA, those can actually be now used for municipal or domestic or industrial, even hydro resources, no? So hydropower resources. So that kind of synergy is important. So the idea is to make use of surface water as opposed to drilling wells. Clazel Pardilla para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.